Hi guys, gagawa ko ng merienda at ito na naisip ko na kung anong gagawin ko dito sa saging na saba. Gagawin ko siyang suman. Alam niyo ba kung saan nagsimula itong merienda na ito guys? Sa lugar sa Bohol. So nas kilala itong nga sa tawag na dinumugan. So ito na kaya isi-share natin sa inyo yung simpleng paggawa nito guys. So syempre, pag gagawa tayo ng suman guys, laging gagawin natin nga yung idadarang natin sa apoy yung dahon ng saging para matibay. So guys, itong saba ko bali 16 pieces. Ganito yung gagawin ko guys, bali hiniwa-hiwa ko muna ng maliit bago ko ilagay sa food processor para mas mabilis. Kung wala kang food processor, pwede rin naman guys gamitin yung tinidor lang. O kaya yung ano pang mash ng potato, pwede rin yun. Kaya lang ganito yung ginamit ko guys. Syempre kasi nas mabilis to. O diba saglit lang na-mash ko kaagad tong saging na saba. So pagkatapos nating ma-mash lahat yung saging, lalagay ko na tong 2 cups rice flour. And then nilagyan ko ng 1/2 kilo brown sugar. Pero depende na rin yun sa inyo guys kung gusto nyong i-adjust yung tamis. Pwede nyong bawasan. Haluin ko lang maigi at syempre lalagyan ko ng asin. Pang-balance lang yun guys ng lasa. Syempre nilagyan ko na rin din ng vanilla pero yung vanilla optional lang yan guys. Pwedeng wala, pwedeng meron. At ang panghuli, ilalagay na natin tong nyug or yung coconut. Ganyan lang kasimple, then mix it well. Pag nahalo na natin maigi to, yun na. Magbabalot na tayo, umpisa na nating balutin. Okay guys, this is my favorite part pag gumagawa ng kahit anong suman, ang magbalot ng suman. So guys, ginamitan ko ng measuring cup. Bali, ginamit ko dito is 1/3 na measuring cup para yung sukat ng suman ko pantay-pantay. Pag magbabalot kayo ng kahit anong klase ng suman, kailangan mahigpit yung pagkakabalot nyo para yung pinakasuman nakayakap dun sa dahon ng saging, no? So, syempre, para mas maganda tignan. At syempre, ilalak mo maigi para hindi lumabas yung pinakasuman. O, diba, ang bilis ko lang natapos balutin lahat yung suman. Kasi nga, expert nga ako sa pagbabalot ng suman. Kahit hindi naman ako nagtitinda ng suman. Kasi nga guys, maliit pa lang ako gumagawa na ng suman sa bahay. Kasi ito yung parang pinaka ordinary yung merienda sa amin, no? Yung mga suman, yung mga kakanin. So kaya marunong akong magbalot ng suman. So ganito lagi yung ginagawa ko sa suman. Lagi may kataklob. Siyempre kailangan may partner. Hindi tulad mo wala. So anyway, ganito talaga kailangan. Kasi nga siyempre para pag niluto mo, hindi bubuka yung suman. So pagkatapos nito guys, lulutuin ko na to mga 45 minutes. So anyway guys, bago tayo magtapos, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre sa matiyagang panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. Syempre don't forget to click the notification bell for new updates. Syempre para naman masubaybayan niyo po ako. So, sasalang ko to for 45 minutes. So, syempre guys, nas maganda pa rin kung i-check nyo pa rin kung luto na. So, ito na nga guys, luto na at syempre titikman na natin. At kung curious kayo kung anong lasa nito, i-try nyo nang gawin. Maganda rin kasing malaman natin at syempre matikman natin yung iba-ibang lasa ng mga lutuin sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. So there you have it guys, ito na yung ating pangmerienda, ang suman na dinumugan. So that's it guys, thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone, bye bye.